Ayan. So, hello again guys and magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Saan man po kayo naroon, nagbabalik para sa pag-share ng ilang kaalaman tungkol sa akin pong kalusugan, particular na sa aking mga kidneys o bato. So for today's video guys, ang ating pag-uusapan is mag-share ako sa inyo ngayon ng aking mga experiences muli. Ayan, experiences noong ako ay nag-undergo ng hemodialysis. Yes po guys, nag-hemodialysis ako noon. Matagal na. 7 years ago. For 1.5 month lang yun. Ayun, 1.5 month akong nag-hemodialysis. Pero bago ang lahat, pasok muna intro. Ayun, pero bago ang lahat, gusto ko munang i-shoutout si Ma'am Stella Desclavel. Yes, may shoutout kay Ma'am Stella Desclavel. Yes, belated happy birthday po. Ayan, maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. And mega shoutout din kay Ma'am Cell Life TV. Ayan, late na rin babati ito siguro kasi late premiere na ito. Congratulations sa inyo pong pagka-monetize. Ayan, newly monetized channel, Ma'am Cell Life TV. Thank you so much po sa suporta din. Last vlog po, ayan, na pag-usapan natin is yung tungkol sa mga naranasan ko or yung mga na-experience ko bago ako may diagnose na may chronic kidney disease. So, kinonsider natin yun na yun ay sintomas bago magkaroon ng chronic kidney disease. So, ayun po ay 7 yung naranasan ko mismo. Unang-una doon ay ang UTI or urinary tract infection. Padalawa is hyperacidity. Tapos, stomach ache, patatlo. At ang paapat ay vomiting. Ayun. Tapos, ang palima, high blood. Anim, rashes. Tapos, ang papito, itchiness. Ayun. Yun na yung huling-huling nabasa akin na sintomas bago ako ma-diagnose na may chronic kidney disease. So, after nun nga, isinugod na ako sa hospital. Ayan, kanya na emergency. And tinest yung dugo natin na lab test. And nakita na mataas yung creatinine. So, na-dialysis na po ako. And ang una kong dialysis is ito na nga, hemodialysis. So, ako po ay nag-undergo ng emergency dialysis dito po. Kaya po ako ay may peklat dito sa leeg. Ayan, ito. Tapos, ito. Kasi dito yung tahi. May tahi din dito. Tapos may tahi din dito. Dito yung mismo hose. Basta tapos dito may tahi. Dalawa to eh. Ayun. So, yung catheter na yon ay ang tawag ay IJ. IJ catheter ang haba niya. Ayan, ganyan yun. Nung kinuha yun sa akin, dito ay gising ako nung inalis siya dito. Ganun pala yun kahaba na yung hose na yon dito pumasok sa loob. At yun ay parang abot sa puso ko, ganun. Doon lumalabas at pumapasok yung dugo na itadialysis sa akin. Tapos, natatandaan ko noon, ang aking dialysis ay 3 times a week sa Mary Mediatrics Medical Center. Sa Lipa po yun. Ang layo nun. At ang akin pong shift ay laging second shift kasi po kami ay malayo sa ospital. As in, malayo talaga kami. Mga 40 kilometers po ang layo namin sa Mediatrics. Ayun. Doon po ako nagpapadialysis dati ng hemo kasi 7 years ago, wala pa pong hemodialysis dito sa Rosario, Batangas. Na dito, ito po yung bayad namin, Rosario, Batangas. Nagsisimula po yung sala ko is 10 a.m. So, umaalis po kami dito is 8 a.m. kasi nga malayo. At kumain na po ako noon. Bago pa man ako umalis dito, is tanda ko po lagi akong hinang-hina. Kasi nga, schedule ko ng dialysis, ibig sabihin, kailangan na ng katawan ko na malinis. Nakaraan na yung 2 days or 3 days na kain ako ng kain, inom, tapos walang lumalabas sa katawan ko na tubig. Puro dumudumi lang ako, ganun. Pero hindi na ilabas yung tubig, kaya ako ay nagmamanas. Yung aking hemodialysis pala ay in 4 hours po yun kada session. So, nagsisimula kami 10 a.m. At pagkatapos, natatapos kami 2 p.m. Pagkatapos naman, habang nakasalang, after 1 hour or 2 hours,
dapat kumain ka din kasi nakakapanghina habang nagda-dialysis. Mga after 2 hours is parang gutom ka. Madali siyang makagutom ba habang ikaw ay dinadialysis. At pagkatapos, ang tanda ko nito, ang pinapakain kapag ka nagda-dialysis is Jollibee na manok. Pero bawal yung chicken skin. Sabi ng doktor, hindi ko alam kung bakit, ang billing niya lagi sa akin, huwag daw kakainin yung skin or yung balat ng chicken joy. Hindi ko alam kung bakit. Pero bawal talaga yun sa mga hemodialysis. At ang kinakain lamang ay yung laman. Siyempre, pati yung kanin kinakain. Yun lang balat yung hindi pwede. Tsaka yung soft drinks, hindi rin pwede. At isa pa rin na na-experience ko, siyempre, nagkaroon ako ng mababait na doktor. At isa na dyan ay si Dr. Josetti. Yun lang po yun, natandaan ko talaga doktor ko ng nepro doon sa Lipa sa Mediatric. Siya yung lagi nagra-round sa akin. At siya yung inabutan kong doktor doon sa Mediatrics nung una pa lang akong pinasok. Tapos nung nag-hemodialysis na ako, siya rin yung laging bumibisita sa akin kada session ko. So, siya yung nag-check ng aking medical records. Sa kanya ako nagtatanong, kinakausap niya ako kada session, kinakamusta niya ako at kung anong kailangan ko. Ganyan. Mega shoutout po kay Dr. Josetti. Josetti as in Jose tapos T.Y. Ganun po. Tapos po, ay meron din ako syempreng mababait na nurse. Iba talaga yung mga nurses sa hemodialysis. Napaka-alaga nila. Siguro kasi alam nila yung hirap ng isang hemodialysis patient at naaawa na din sila. Kasi kapag ka po ikaw ay nandun na sa loob ng clinic or ng treatment room ng dialysis, ng hemodialysis, is doon ka na makakakita ng iba't ibang cases talaga. Meron dyang sobrang lala, yung ganyan. Halimbawa, nagda-dialysis sila is tulog lang. Yung iba pa, iba-iba ng pwesto. Yung iba, hindi talagang alam mo sa mukha nila kung ano yung nararamdaman nila, ganun. Kung mahirap ba o masakit o nilalamig, meron dyang nilalamig talaga. Meron dyang init na init kahit naman napakalamig ng aircon. Yung iba naman nakasabay ko, 6 hours silang mag-hemodialysis. Yun daw po ay dahil sa hindi kaya ng kanilang puso or mahina yung puso nila. Kaya nagsisix hours sila. Eh, ako naman po, kahit na ako'y may sakit sa puso, kinakaya po niya yung 4 hours na dialysis. Habang nasa session ka naman ng iyong dialysis, is pwede kang mag-cellphone, manood ng movie, meron pong TV. Yung lumalabas dun sa TV na yun, laging movie. Filipino movie po, syempre. Kasi may mga bata nagda-dialysis din. Meron din namang mga senior citizen. Iba't iba po ang ages na makikita nyo sa inyong kada shift. La akong naging ka-close po doon, na kapwa-pasyente sa hemodialysis. Kasi madali nga lang po akong nag-hemodialysis. 1 month lang po mahigit, mga 1.5 months. At ako ay nag-transfer na agad sa peritoneal dialysis. Yung iba po na hemodialysis patient na nagtatagal sa ganyang treatment is talagang, sa nakikita ko po sa kanila ay close sila. Ang magkikita sila is nagbabatian. Tapos po ay nagtatanungan kung ano ang mga kanilang karanasan, ganyan, at kung ano ang mga gamot sa ganito, sa ganyan, iba't iba ng experience. Parang nagsishare ng kanilang mga nararanasan sa kanilang karamdaman. After naman po lagi ng aking hemodialysis session, is may ini-inject po sa akin. Ito doon sa hose po, ay may inilalagay na heparin. Ayun, para hindi mamuo yung dugo doon sa hose. Para sa susunod na session, ay madali lang tumaloy ang dugo. After din po ng dialysis ko, may itinuturok din po sa akin. Always po yon. Ang tawag po ay recormon. So, yun po ay erythropoietin din. Na iba lang po yung tawag. Branding lang po yon. So, ang ginagamit ko po ngayon sa peritoneal dialysis ko is Epoy ang brand. Pero po, noong ako ay hemodialysis, ang ginagamit po sa akin ay recormon. Ayun po ay mahal talaga. Kasi ang isa po yatang injection nun is 1,200. Ang mga gamot ko po noong ako ay nag-hemodialysis is almost the same lang din po ng sa ngayon. So, meron po akong mga calcium carbonate, ferrous sulfate, folic acid, zevelamer, ganyan, calcitriol, amlodipine, clonidine, losartan, ganyan.
So, almost the same lang po. Naiba lamang ay ang febuzostat kasi naman po dati ay hindi pa naman mataas ang uric acid ko, hindi pa siya tumataas at hindi sumasakit ang mga buto-buto ko. Sa hemodialysis dati, medyo nahihirapan ako kasi yung catheter ko po, IJ catheter, is nandito. So, pag po katapos mag-dialysis, balot na balot po siya, makapal. Tapos po nakaganyan siya, eh medyo bukol po. Kaya, nahihirapan akong lumingon. Parang naiilang ba kasi baka sumala. After po ng dialysis ko, magaan sa pakiramdam. Kasi malaki nga yung nakuha sa akin tubig. Malaki yung nahahatak. Minsan 1 liter, 1.5 as in madilaw po siya, ganyan. So, yun pala po yung mga excess na tubig. Or yun yung manas sa akin. Pagkatapos ko mag-dialysis, nahupa yung manas, nawawala yung manas. Pero lagi akong putla noon. Kasi nga, mababa yung hemoglobin ko noon. Pag uwi po sa bahay galing dialysis, maganda yung pakiramdam. Malakas. At syempre, nilalambot din. Pero ramdam mo naman may ilalakas ka. Kaya kailangan mong kumain ng gulay. At saka ng kung anong mga gusto mong pagkain. Para makabawi ka ng lakas. Pero after 2 days, 3 days, kailangan mo na uling i-dialysis. Kasi mamamanas ka ulit, gawa ng mga tubig, hindi na iilabas. Kung ako po'y tapos ng mag-hemodialysis, so inalis na po yung catheter ko dito. At nung inalis po siya, nilagyan lang siya ng gasa. After 1 week, 2 weeks naman, is okay na siya, bahaw na siya agad. Pero nandun pa rin yung sugat. So syempre, takot tayo na madali yun, hindi ko siya iniipo kasi baka biglang sumihilit yung dugo, eh ganun, ewan din. Po yung peklat ng hemodialysis, IJ catheter, hindi na siya nawala, nandito lang talaga siya. At ngayon nga po, ay 7 years na ako nasa peritoneal dialysis. So yung mga nangyari noon sa hemodialysis ay mga memories na lamang. Ayan, may mga good memories and may mga bad memories. Ayun, hindi ko na rin maalala yung mga nurses ko noon. Tapos naaalala ko lang doktor, si Dr. Josetti, ayun. Ayun lang mga naaalala ko eh. Kasi ang tagal na rin po guys, all 7 years na mahigit. Natapos na naman po guys ang isang topic para sa araw na ito. Maraming salamat po guys sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-like lamang po at mag-comment sa baba ng mga gusto nyong topic para sa susunod na vlog. Mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. I-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Maraming salamat po sa suporta. Lagi tayong mag-iingat, magsuot ng face mask at face shield hanggat maaari at huwag na lumabas kung hindi kinakailangan. Laban lang po guys. Stay positive and see you to the next one.